Taong 2011 nang mapasok ko ang theme park na ito, sobra akong namangha sa loob sa ganda ng istruktura. Pero bakit ito naging abandonado? Andito nga tayo sa kanlurang bahagi ng Batangas at binisita natin ang dapat na pinakamagandang theme park sa Pilipinas. Pero bakit ito naging abandonado? Alamin natin ang kwento at kasaysayan ng nasabing lugar. Mga Kamindurayon TV, mula nga Imus ay naglakbay tayo ng halos 60 km para mapuntahan natin ang isa sa pinakadinarayong lugar dito sa Limeri, Batangas. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurayon TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Kapag kayo ay dito manggagaling sa Tagaytay, dito kayo dadaan sa road na ito na mayroong kaunting sigsag. Siyempre kailangan nyo mag-ingat dahil yung kaliwang bahagi na ito papunta nga ng Limeri ay bangi na. Matatanaw nyo rin dito ang Taal Volcano sa may kaliwang bahagi. Pagkatapos nga ng mahigit isang oras na ating biyahe ay narating na natin ang Limeri, Batangas. Bago natin puntahan yung lugar na ating ibablog ay kailangan muna nating humanap ng ating kakainan. Dahil tanghali na rin, gutom na rin tayo. Wala tayong alam na magandang kainan dito sa parting ito ng Limeri, kaya kung alin yung mas malapit, yun ang ating pupuntahan. Siyempre, ang pagkakaalam ko kapag ka nasa Batangas ka, masarap yung kanilang guto. Hahanap tayo dito. Ang pangalan po nito? Mang Aning. Mang Aning. Mga Kamindurayon TV, andito nga tayo sa Mang Aning Restaurant at subukan natin yung kanilang lechong kawali at guto. Malapit lang ito mismo dito sa lugar na ating kukunan dito sa Fantasy World. Kaya dito muna tayo kakain at pagkatapos dito ay pagpapalipad tayo ng drone mismo dito sa lugar na ating kakainan. Kamin natin yung Goto, Batangas. Grabe. Pagkatapos nga nating kumain dito kay Mang Aning, napakasarap ng kanilang guto at saka yung kanilang lechong kawali, napakalutong, ay nagpalipad na tayo ng drone para kumustahin natin at alamin ang kwento at kasaysayan ng Fantasy World na ito kung bakit ito nagsarado. Ang araw naman sa inyo mga Kamindurayon TV, andito tayo ngayon sa Limeri, Batangas at pinuntahan natin itong Fantasy World na nasa likuran ko. Alamin natin ang history nito kung bakit ito nagsara. Tandaan ko noon pa ay napasok ko ito noong 2011. So nabalitaan nga natin bago mag-pandemic o after nag-pandemic ay nagsarado nga itong Fantasy World. Ang Fantasy World ay tinaguri ang Disney World ng Pilipinas at ngayon nga isa na itong abandonadong theme park na matatagpuan dito sa Limeri, Batangas. Ibig sabihin lang, ang nasabing theme park ay hindi na nag-ooperate at ang tanging pangsyon na lang nito ay photoshoot para sa ating mga kababayang nagdadaan patungong Batangas. Ang nasabing Fantasy World ay tinayo lamang para sa mga miyembro ng club, pero kalaunan ay binago ito at ginawa lamang isang theme park para hikayatin ang mga turistang manggagaling sa Metro Manila at iba pang lugar sa Southern Tagalog o yung tinatawag na Calabarzon. Ang Fantasy World ay pag-aari ni Emilio Cheng na siyang head ng ECE Realty Development Incorporated. At ang original na plano ay ipareha sa Disneyland na magiging pinakamalaking theme park sana sa buong Pilipinas. Sa katunayan, may mga rides na nga sa loob at iba pang mga establishment, pero dahil sa kumpanya ay dumaan sa malaking problemang pinansyal ay nahinto ang paggawa nito. Nakatanggap ito ng endorsement mula sa Department of Tourism noong 1997 dahil sa malaking potensyal nito na humakot ng maraming turista sa Pilipinas
kaya sinuportahan ito ang pagtatayo ng nasabing theme park. May coordination na rin ito at ayos na ang plano para sa pagpapatayo nga ng nasabing theme park. Sa area ay magkakameroon ng 500 rooms, relaxation at entertainment. Nabili ang lupa noong 1999 habang ang development nito ay sinimula noong October sa kaparehas ding taon na tinikover ng ECE Realty Development Incorporated bilang Project Initial Developer. Taong 2001 nakatanggap ng acknowledgement ng Pioneer of Revolutionary Incentive mula sa Board of Investment. Ang Fantasy World ay inendorse bilang Disney World ng Pilipinas. At ang nasabing proyektong ito ay may expected na budget na nakakalagang 1 billion pesos at tinatayang magiging fully operational sana noong 2005. Subalit sa pagkakaroon ng malaking problema pinansyal at pagkakasakit ng head ng ECE Realty Development Incorporated na si Mr. Cheng, ang development sa nasabing theme park ay nahinto. Bagamat kahit hindi tapos ang construction nito ay binuksan naman ito sa publiko noong early 2010 bilang site na lang ng photoshoot. At siguro para na rin sa panig ng may-ari ay kahit paano ay may pumasok na income. Noong 2016 ay in-improve ito ng mga developers. Naglagay sila ng ilang mga rides para nga maingkanyo na dayuhin ng mga turista ang nasabing lugar. Binuksan din ang ground para ma-explore nga ang buong lugar ng Fantasy World. Mula noon at dumaan din ang isang dilubyo sa Pilipinas, ang COVID-19, ay napabayaan na ang theme park. Ang Fantasy World ay may lawak na halos 30 hectares. May mga rides na nga ito sa loob at ang kastilyo nito na Barbarian Inspire ay nagsisilbing centerpiece ng Fantasy World. Dahil nga sa ganda nito noon, ang Fantasy World ay ginamit sa shooting ng isang teleserye ng GMA na pinagbibidahan ni na Angel Locsin at Dennis Trillo, ang Mahika. Gayun din ang pelikula ng Fantastica ng Viva Films at Star Cinema. Ang ilang lokasyon ay dito rin kinuha. Maging ang artistang sina Rico Yan at Claudine Barrito na Got to Believe ay naging location din ang lugar na ito. Bagamat ang Fantasy World ay hindi natapos, naging famous naman ito sa lalawigan ng Batangas, partikular na sa Barangay Mayasang sa bayan ng Lemery. Mula Tagaytay ay kailangan mong mag-drive ng halos 30 minutes bago makita ang ganda ng Fantasy World. Kahit hindi natapos ang itinuturing sanang pinakamagandang theme park sa Pilipinas, ay patuloy pa rin itong dinarayo ng ating mga kababayan sa pag-asang masilayan man lang nila ang ganda nito at makakuha ng isang Instagrammable shoot mula sa theme park na ito. Kaya talagang hahanga ka sa lugar na ito, lalo na kapag napasok mo ang Fantasy World. Sa katunayan, marami ng foreign vloggers ang nakapasok dito. Sikat din dito ang mga pre-nuptial shot at debut photoshoot. Ilang magandang spot sa lugar ay ang Hanging Bridge. At pwede ring akyatin ng mga turista ang tower nito para makita at masilayan ang napakagandang 360 view na kung saan ay dito mga makikita ang Taal Volcano. Sa ngayon ay wala pa ring plano ang developer na ipagpatuloy ang construction. Kaya ang theme park na ito ay nananatili pa ring malungkot at walang tao. Sana lang dumating ang tamang panahon na makumpleto ang facilities ng theme park na ito at buksan muli sa publiko para makapanghikayat na rin ng maraming tao na bibisita dito at dagdag income na rin, hindi lang sa bayan ng Lemery, Batangas, maging sa bansang Pilipinas. Saan kayo? Sir, Agoncillo. Wala ba kayo sa shoutout? Meron! Oh. Shoutout sa iyong princess! Shoutout princess! Shoutout princess! Oh, taga saan ka? Mindoro po. Ano pangalan mo? Erwin Hida. Sa Mindoro? Sa Pola po. Pola. Wala ka ba sa shoutout? Sige, shoutout po sa family Hida sa Mindoro. Eh dito, saan ka nakatira dito? Dito po sa Mahabang Tahilig, isang barangay na kapatid. Lemery? Opo. Okay, sige, thank you. Matagal na ba kayo dito nagtitinda? Ayoko, talagang napakatagal lang po. Halos siguro po mga limang taon na. Na mag-o-open yan? Hindi po namin alam, sir. Sa ngayon po yung inibenta nila.
Sige, salamat. Thank you. Mga Kamintunayan TV, tapos na nga ang ginawa natin pag-explore dito sa Fantasy World at nalaman natin kung bakit ito nagsarado. Alamin na lang natin kung kailan ulit ito mag-o-open. Yan lang po muna, at kung nagustuhan nyo ang aking vlog, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. Maraming salamat po. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in.